Diyan po sa Candaba, diyan po nag-umpisa ang Hukbalahap movement. If you want a security problem, sirain niyo po yung hanap buhay po ng lahat ng mga magsasaka sa Candaba. Mag-walk out po kami dito. Merong isang pagkakataon doon na parang nagising ang diwa ko at nainis ako, pero hanga ako sa pasensya ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yung isang kongresista, during presentation ng sekretary po ng DPWH, ay nagtaas po ng boses at sinabi pa, nagbanta, na magwo-walk out sila kung ganun ang gustong mangyari ng national government. Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay August 7, 2023. Unahan na po natin itong mga anti-Marcos forces. Baka kasi ikat nila yung sinambit ni Pangulong Bongbong Marcos at palabasin sa harapan ng publiko ang isang kasinungalingan. Kasi sinabi kanina ni Pangulong Bongbong Marcos, kapag ka ganun ang mangyari, magre-resign na ako sa Department of Agriculture. O, yun po yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano? Pero hindi po totoo na magre-resign si Pangulong Bongbong Marcos. Bagkos, ang sinasabi niya, kapag ka ang welfare ng mga magsasaka ay napabayaan, eh magre-resign po siya sa Department of Agriculture. At yun po ay hindi mangyayari sapagkat si Pangulong Bongbong Marcos, kaya nga po siya nandiyan sa Department of Agriculture para pangunahan na masigurado na ang kapakanan ng mga magsasaka po nating kababayang Pilipino ay mapoprotektahan at maipaprioridad. Merong isang pagkakataon doon na parang nagising ang diwa ko at nainis ako, pero hanga ako sa pasensya ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yung isang kongresista, during presentation ng sekretary po ng DPWH, ay nagtaas po ng boses at sinabi pa, nagbanta, na magwo-walk out sila kung ganun ang gustong mangyari ng national government. Sa tingin-tingin ko, parang inappropriate na sabihin mo pang magwo-walk out ka. Nasa harapan ka ng Pangulo. Situation briefing yon. Kabastusan yon. Pero hindi naman ginawa. Siguro nadala lang din ng emosyon yung kongresista dahil nga sa pagmamahal niya sa mga kababayan po nila dyan po sa lugar nila, particular sa Candaba. Yet, na-manage po well ni Pangulong Bongbong Marcos yon at nakita po natin kung gaano kalalim ang pangunawa ni Pangulo at instead na mairita, tinanong niya ang kongresista o anong proposed solution, ano ang magandang gawin. Kumbaga si Pangulong Bongbong Marcos, dito natin makikita na talaga siya ay isang leader na nakikinig, nag-tumatanggap ng suhestyon mula po sa mga taong nakapaligid sa kanya. I'm Congresswoman Ana York Bondoc. Good morning po and thank you very much po for visiting our province. Malaking bagay po sa amin ito. Ito yung congresswoman na hindi nakapagpigil na kanyang emosyon at nagbanta na mag-walk out pag pinagpilitan ng national government yung plano nito. Pero kinalaunan na ipaliwanag naman ng ating Pangulo ang layunin nito na napakaganda para dyan sa kanyang mga constituents. Anyway, panoorin po natin para kayo na rin po mismo ang makapakinig kung ano po yung emosyon na nanggaling dito sa babae na ito na kongresista mula po dyan sa Pampanga. I am the congresswoman of the 4th District of Pampanga. I-clarify ko lang po, no, there are 198,000 affected families. I would like to let you know po, everybody in this room, 100,000 po na affected families ay nasa distrito ko. So 50% po of the families that are evacuated. At sa amin hindi na po in-evacuate kasi hindi na po kaya na evacuation center. Walong bayan po ang naging evacuation center mismo. They all piled po into the four-story classroom building po or two-story classroom building kasi po yung bahay nila hindi na po makayanan. So right now, baka ho ano eh, the water is existing. So tama po yung tanong nyo, bakit po hindi makalabas yung tubig? And I would like to share, no, ang dami ko pong in-interview ng mga tao, this is the worst flood since 1972. Ang pinagtataka ko lang dito, mga tol, kongresista siya eh. Dapat ang mas may authority na magsalita sa situations na yan, yung mayor at saka gobernador. Ang primary purpose ng kongresista is to look after the welfare of their constituents by making or legislating laws.
ano, yung implementations, wala sa kongresista. Nasa local government units, nasa mga mayor, or nasa gobernador. Pero eto siya, no, nagsalita, nagtaas pa nga ng boses ang babae na ito. At anyway, kayo na po ang humusga, mga tol, mamaya kapag ka napanood nyo na yung mga katagang hindi dapat binanggit ng isang kongresista sa harapan ng Pangulo. Eh kung sa ibang presidente niya ginawa yan, baka nasoplak siya. Now it's shocking. I know it's nakakabigla. But since the tail dike was breached po in 2012, this is now the worst flood that has happened. Never before po have I seen four towns become a sea. Dagat na po. Makabebe, Masantol, Santo Tomas, San Simon, and Minalin. Ngayon po, the level of rainfall that fell was actually normal. Normal rain, normal bagyo. Hindi po siya abnormally strong na bagyo. So upriver po, yung tubig na pumunta doon, okay lang. Pero sa downriver po, there was mysteriously a new source of water na bigla po, normally the baha sa baba takes days kasi bababa po yung tubig mula sa taas. Sa Santo Tomas po, 2 hours lang po, at sa Palit and Minalin, 2 hours lang po, may tubig na. So mysteriously, hindi po galing sa taas yung tubig. There was some new source. And the water was so overwhelming po. And it remains to be overwhelming today that the NLEX was already breached, which has never happened po since bata pa po ako. I have never seen sandbagging or pumping out of water sa NLEX. Ito po talaga ang nakadisrupt po, hindi lang po sa province of Pampanga, but the entire Luzon business, security, safety, ay napinsala po. So our one and only road going to the north, to Metro Manila, ay hindi po nadaanan, and that is the NLEX. We have an alternative road, the MacArthur Highway, na dahil po sa problema, na-crash na po si MacArthur, and nobody can pass there up to this day. Apot kita po yung tubig last Sunday. So I would like to say that this is probably the worst flood, not in terms of agriculture po, yung sinabi niyo po, we are very grateful. Kaya lang po sa taas, where we mostly plant, which is ano, Candaba, San Luis. Luckily, maliit lang po yung seedlings. So wala po masyadong nasirang rice. Though if you want to give help, okay lang po yun. But to be very honest po, it was not as devastating upstream. Yung downstream po. And today, we still have a lot of water. And kinatatakot po sa NLEX. Baka po mag-last po ng weeks to months. And every time it rains, the same thing will happen. So sana po matulungan niyo po kami, and we are very willing to work with you po. Yeah. Let's first, I'm happy that former Secretary Babe Singson is here because siya talagang pinag-aaralan niya itong takbo ng daloy ng tubig. Siya ang gumagawa ng plano para sa ating flood control. Is there a particular reason why the water has collected and has taken so long to dissipate? Good morning, Mr. President. Good morning, everyone. I was just explaining earlier this morning to former President GMA at saka kay Governor Pineda that really the reason for this is that the whole water system or waterways in Bulacan, punong-puno na talaga. And therefore, the water that comes from Pampanga River, hindi makalabas. Because the natural drain of all of the upland or upstream water, ang pupuntahan niyan, Manila Bay. Okay. So since the waterways in Bulacan, because of the talaga excessive releases of water from both Bustos at Ipodan, eh talagang punong-puno yung Bulacan rivers, no? Hindi ho makalabas yung tubig galing Pampanga. So again, as I was proposing, the solution here, the permanent solution is water impounding upstream. Yan. Diyan magsisimula ngayon yung arguments between sa kanya, saka doon sa kay Congresswoman Bontok ba yun? At saka yung malumanay na pagpapaliwanag po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kasi mag-o-object dito si Congresswoman eh. Ayaw niya na magkaroon ng impounding area sa Candaba. Which,
sa paniniwala ni Pangulong Bongbong Marcos at saka ni dating Secretary Singson na solusyon, long-term solusyon sa mga nangyayaring pagbaha diyan po sa May Bulacan at saka sa Pampanga. But anyway, tuloy natin mga tol. The main reason, Mr. President, why Bulacan River is flood between Bustos and Ipo, no, ang sinasabi sa amin ng NIA, because we've been meeting with NIA as well, si Administrator Gillian, 100 MLD or volume ng mga water, Bustos. Yeah. Pero sa Ipo, 700. Wow. May malaking volume na sumusubo between Bustos and Ipo. And this is from Bayabas River. So dapat mag-imbak na doon sa Bayabas, i-retain yung tubig doon, wag nang i-release habang bumabagyo, para ganoon medyo may carrying capacity po yung Bulacan. At makakalabas naman si Pampanga River water. Now as far as Pampanga, the solution there is water impounding upstream San Antonio Swamp and Candapa Swamp, para ganon, during disturbances like this, yung excess water capacity of Pampanga, itatabi nyo muna doon sa water impounding, both in San Antonio at Candapa Swamp, and release that when there is already carrying capacity on Pampanga River. When you speak of impounding the rainwater, how big a... Mga studies naman po yan. We estimate Candapa might take 100, 200 hectares, depending kung gaano kalalim ang huhukayo. Ganon din, mas maliit yun sa San Antonio Swamp. But ang problema kasi, from San Antonio, napakatarik po nung riverbeds. So dadalhin talaga niya lahat ng putik and the scouring that happens along the way, sure, ay talagang massive. Putik lahat. If I may, yes. I'm sorry, very, very sorry to interrupt. Eto na, di ba? Isang kongresista nag-interrupt sa pag-uusap ng Pangulo at saka ng technical expert. Ano ba katwiran niya para daw po sa kanyang constituents? Ang hindi lang maganda dito, yung kanyang pagbabanta na sila ay mag-walk out kapag kapatuloy ang pag-uusap tungkol po dyan. Secretary Babe Singson, I'm saying this po in front of the mayor emotional of na at lahat po ng 4 distrito. Hindi po kami papayag sa impounding po sa Candapa Swamp. That is a wrong concept and we are not going to allow that. Diyan po sa Candapa, diyan po nag-umpisa Hukbalahap movement. If you want a security problem, sirain niyo po yung hanap buhay po ng lahat ng mga magsasaka sa Candapa. Mag-walk out po kami dito. Oo. Tama ba naman yon mga tol? Kung meron siyang dapat na erase na point, hindi niya na kailangang sabihin magwo-walk out sila diyan. Kaharap mo ang Pangulong Bongbong Marcos, Congresswoman Bontok. At napakabastos ng sinabi mo. Nakilala ka tuloy ngayon sa Pilipinas bilang isang bastos na kongresista sa harap ng Pangulo. Although concerned ka sa mga mamamayan mo diyan sa Candapa, yet yung pagsasalita mo ng pag-walk out. Baka kung ginawa mo yan sa dating Pangulo, ewan ko lang kung anong nangyari. Baka namura ka pa. Salamat at napakabait ni Pangulong Bongbong Marcos. Hinandle niya po ito very well. Kaya niyang dalhin yung situations. At ang maganda dito, sa huli, wala naman yung inis natin dahil magkakasundo-sundo sila. The total Candapa Swamp is 2,000 hectares. Now, imbis na nababaha yung buong 2,000, like what's happening today? Sir, Candapa Swamp and impounding is not the problem. There are many problems that includes, number one, downriver. Number two, I'm sorry? Subsidence for the sinking of the land. But that's precisely what he was explaining, is that hindi na nga napuno na. So, hindi natin, sa downriver sa inyo, kaya nga hindi na bumababa yung tubig, dahil puno na dito sa baba. Naiimbuto po. Kaya nga, pero hindi, this is not something that we're doing intentionally. It is something that has happened because napakalakas ng ulan. Hindi po napakalakas ng ulan because the water... Now, ang good thing dito mga tol, nakikita natin kung paano i-approach ni Pangulo ang Pilipino. Siya yung Pangulo na kahit makipagsagutan ka, sa harapan ng publiko yan, ha, okay lang sa kanya.
welcome sa kanya. In fact, nagtatanong pa siya, anong solusyon ang mai-offer mo? Hindi siya pikon, hindi siya nagmumura, higit sa lahat, welcome ang suggestion sa ating Pangulo. Napakalakas ng ulan doon sa taas, kaya bumaba yung tubig. Yes po, but all the right. Water level was instead of arguing about it, what do you suggest? Ito po ang suggestion ko. I will go reasons, no? Sige na po, okay, excessive rain. But this is not the largest storm that ever hit Pampanga. Number two po, silting po. The rivers are silted down. Let me focus you a little more clearly. What is your objection to the plan as Mr. Babe Singson has just said? My objection to the plan, Candaba po, is this has been going on for a long what time. What has been gusto going po on? Nila, yung tubig po sa Candaba gagamitin po sa kanilang waterworks. Ngayon po, Candaba is, ito lang ha, food security po ang importante sa Candaba. Hindi po natin pwedeng galawin. And number two, this is private land. Hindi po pwedeng mag-impounding lang po. Okay, so what's the solution? The solution po is to continue dredging, to check hindi sasangayon na ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Kasi sabi ni Pangulo, magastos ang dredging. At 4 to 6 months lang, babalik na naman sa dating problema, gagastos na naman. Control plan po of the Bulacan Airport to make sure makalabas po yung tubig. Having supervised and administered all these dredging projects all around the country, they are temporary and exceedingly expensive. Sir, meron po kaming Korean loan that's going to happen. So, Ay naman pala loan eh. Anyway, wag tayong mag-isip ng hindi maganda doon sa loan para yon sa kanilang constituents. Tuloy natin mga tol. But everywhere that we dredge, bumabalik din eh. Hukay ka ng hukay, tapos after 6 months, wala pang 6 months, puno na naman. Ang meron po namin is dredging with slow protection. That is the subject of our Korean loan. The siltation does not come from the slope. The siltation comes from upriver. Totoo naman po yun. Oh, it's upriver dahil nakalbo na yung mga bundok natin. So bumababa ang topsoil. And kahit na i-dredge mo, bababa pa rin yan. So that's the problem. You cannot continue to dredge. Number one, I will tell you, first, it is a very temporary solution. It lasts for, maganda na yung 4 to 6 months. Tapos magde-dredge ka ulit. Number two, napakamahal gawin. So, we cannot continue to do this as a solution na every season magde-dredge tayo. Malulugi ang buong gobyerno kung yan lang ang gagawin natin. We have to find a long-term solution. Now, the Candaba Swamp is not being proposed to be used as for one thing or another except as an impounding to keep the water up here na hindi bumababa. Hindi naman sisirain yung hanap buhay doon. Eh, swamp na nga eh. Dadagdagan lang ng tubig. So I know you feel strongly about it, but I don't quite understand why. Ito lang po, no, sa Candaba Swamp po, this is very important. Food security po ang Candaba Swamp. The Candaba po, 3 plants 3 times a year. Pag linagyan niyo po yan ng tubig, dadagdag naman po ang rice import natin. In fact, the 4th District of Pampanga is the only rice-producing region right now in Pampanga. Hindi niya kayang mag-handle ng situations. Ano? May nag-uusap sa labas na dadivert yung kanyang attention. Nilakasan niya pa yung boses niya, hinawakan niya pa yung mic. Eh si Pangulong Bongbong Marcos nga, kahit may nag-uusap doon sa paligid niya, okay lang sa kanya eh. But anyway, maybe ganito talaga yung attitude nitong congresswoman, kaya wala tayong magagawa. Ang mahalaga, nakita natin kung gaano po kabuti ang treatment ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kapwa po niya, public servant. Niyo po yung tubig, wala na pong rice dito. Ayaw sabi. May we ask the mayor of Candaba po to let us? I am the mayor of Candaba. The project of the former secretary way back 2013. And those affected farmers, families, more than 9,000 in Candaba of that 2,000 hectares. Mr. President, wala silang pinropose sa amin that these 9,000 affected farmers will be given another job.
So kaya tumayo yung mga kapangpangan, yung mga taga-Candaba before, and we opposed this with Congressman Rimpi Bongo, na ayaw namin sa Candaba. I will interrupt here. Pinag-uusapan lang natin yung technical solutions doon sa baha. Okay? Yes, sir. So, ito ang sinasabi na maaring solusyon. Ngayon, tama ka. Like a good LGU executive, inaalala mo yung hanap buhay ng mga mawawalan ng hanap buhay. Ang pagkakamali sa unang proposal, hindi nagbigay ng kapalit. Tayo naman, kung gagawin natin, may kapalit. Hindi na, wala tayong interest na sirain ang hanap buhay ng 6,000 na farmer. Di ba? So, naniniwala po kami, mahal na Pangulo. Di ba? Makinig ka kasi, Congresswoman. Ano, alamin niyo muna kung ano yung intention ng kasalukuyang gobyerno, hindi yung nakaraan. Kasi ang sinasabi ng mga opisyalis na ito, nakausap ni Pangulong Bongbong Marcos, wala daw pong naisalita na kung ano ang mangyayari doon po sa mga magsasaka. Ngayon, pinapaliwanag dito ni Pangulong Bongbong Marcos na certain portion lamang ng Candaba area ang gagamitin. Perhaps 2,000 hectares po yan, maririnig natin mamaya, mga more or less 100 to 200 hectares. And yung madi-displaced na mga magsasaka, paglalaanan po ng gobyernong nasyonal para po hindi sila mawala ng hanap buhay, bagkos tutulungan pa po sila. Saka yung sinasabi po ng kongresista na pribadong lupa po yung Candaba area, alam mo naman, Congresswoman, na meron pong eminent power domain, ano? Power of eminent domain ang ating gobyerno na ang kahit kaninong lupa pwede pong bilhin ng gobyerno for just compensation if the same will be used for public utilization. Oh, ganun po 'yon, kaya hindi niyo pwedeng ikatwiran na pribado po 'yan. What is prevailing is the welfare of the public, not the individual welfare. Ano? The greater good for the greater people. Ika nga. Oh, anyway, tuloy natin ang sinasabi at paliwanag po dito ni Pangulong Bongbong Marcos, mga tol. We will do that. But what we are trying to do right now is to assess the technical aspects of the flooding. Ano ba nangyari? Bakit hindi bumababa ang tubig? Ano bang maaari nating gawin? Ngayon, may epekto yan. Sasabihin natin, ilalagay natin sa swamp. Paano nga yung mga nagtatanim dun? O di maghahanap tayo. We will find something else for them to do. We'll find another piece of land. Hindi naman natin sila pababayaan. Thank you. Pag nangyari yun, mag-resign na ako ng DA. Nililino lang natin, ha? Hindi po sa pagkapangulo. Inunahan ko lamang ang mga bashers kasi alam nila, pwede nilang gamitin po yung clip na yan, sasabihin, nagsalita ang Pangulong Bongbong Marcos or BBM lang sa kanila or budol-budol man. Yun ang mga bansag nila kay BBM sa ating Pangulo. Nagsalita at hindi tinupad. O, nililinaw natin, ha, yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Pag nangyari yon, ano ba yung mangyayari kapag ka napabayaan yung mga magsasaka na probably madi-displace dahil po sa Candaba project, magre-resign siya sa Department of Agriculture, not sa pagkapangulo. Kayo namang mga anti-Marcos, tuwang-tuwa kayo kagad. Akala nyo naman sa pagkapangulo. Mag-intay muna kayo, ha. Meron pang 2028 na pagboto. Hindi forever na pangulo si PBBM, pero irespeto nyo naman sana yung 6 na taon niya sa panunungkulan. Natama yung aming plan, no? Congresswoman Ana York na dredging and desilting. Yeah. Kasi bata pa ako, lumaki ako sa Candaba, nakita ko before, malalim yung Pampanga River before. Mm. And now, yung Arayat, Candaba, San Luis, kapag hindi tag-ulan, naglalakad na lang ang mga tao, masyado ng mababaw, Mr. Former Secretary. Siguro, bigyan ko na nga question yung kay Congresswoman Ana York. One of the solution, aside from that, gagawin nating water impounding ang Candaba and other municipalities, from Masantol, paakyat dito sa amin, i-desilt natin, i-dredge natin. Mr. President, payag naman kaming mga mayors na bigyan nyo kami mga dredging machine with our budget, tutulong kami na continuously i-dredge namin yung
area po namin. Well, ang nangyayari po kasi ngayon, may mga dredging tayo na hindi tumatakbo po yung iba. Kaya ang Pampanga River, masyado nang mataas yung bed niya. Kaya pagdating po ng tubig, nag-o-overflow ka. Teka, naliligaw tayo eh. Ang usapan dito, ano ang gagawin? Bakit matagal bumaba ang tubig? Number one, paano natin, dahil nga malakas ang ulan. This is what people, kailangan maunawaan ng tao. Lahat ng karanasan natin tungkol sa panahon, wala na yan. The weather is changing. Hindi na tayo babalik sa dati. Ganito na ang climate change. I'm sorry, it's really bad news and we all don't want to deal with it, but we have to. I'm sorry, but ganyan na ang nagbago na ang mundo. At yung mga inaasahan nating season, planting season, wet season, dry season, di na sumusunod. Yung ganitong klaseng pagbuhos ng ulan, doon sa amin, doon sa norte, yung dumaan yung Egay, the last time that nakaramdam kami ng ganun, more than 20 years ago, bumalik. Kaya hindi na maari na gagawin natin yung dati nating ginagawa. Dahil it doesn't work anymore. We have to think of new things. We have to be more attuned. Kailangan na unawaan natin na mabuti ang problema ng climate change. Ano ang naging epekto dito sa atin. So that's the first thing that we... Kaya yan ang una dapat nating maunawaan at matanggap. Yan na talagang katotohanan ngayon. Hindi na talaga magbabago. Yung dating summer natin, Mayo, Abril, pagkatapos ng summer, magtatanim tayo, January, nagmi-mill na tayo, wala na yan. Alam ko, nahihilo tayong lahat, pero wala na yan. Kaya kailangan natin mag-isip ng mga panibaw. Kung umulit ito, mag-dredge tayo, sabihin natin. Tapos dahan-dahan, bumaba ang tubig. Mga 6 months from now, umulan ulit ng ganito. By the way, mga tol, hihingi ako sa inyo ng permiso ha, kasi idol ko talaga si PBBM eh. I love him so much. Ano? Talagang sabi nga nila, panatiko na ako ni Pangulong Bongbong Marcos. At gusto kong tularan yung kanyang pagiging pasensyoso.